Hello mga guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Kuya Randy TV. Ang gagawin ko po ngayon ay papakita ko po sa inyo kung paano mag-delete ng code yung check engine code. Hindi sa nag-i-start siya pero in few seconds lang namamatay. So ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-delete at saka mag kung ano ang cause niya, yung dahilan niya, problema niya, kung bakit nangyaring ganun na yung remote starter mag-start siya pero in a few seconds lang ay namamatay o nag-i-stop yung makina. So yung mga bago pa lang diyan sa aking YouTube channel, please subscribe and like my and share my channel, Kuya Randy TV. Paandarin ko po yung sasakyan ko tapos lako muna. Tapos i-start ko. Tingnan ko, mamamatay siya in a few seconds lang. So makikita natin kung ano ang problema. Iyan ako po sa aking i-scan ko siya sa aking scan tools. Okay. Yan, umandar siya, di ba? In a few seconds lang namamatay siya. Dahil meron nga check engine. O di ba? Namamatay siya. So nung una, akala ko kung anong problema, bakit ganon. So marami na akong ginalaw. Ay, hindi galaw na yung ginagalaw ko yung mga sa loob ng sasakyan, kung anong dahilan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-delete at saka para mag-work na rin uli yung remote starter. So ito ay temporary lang. Yan. So ito yung scan tools ko. Akyat tayo. Tapos pindutin ko yung power dito. Ayun, i-on ko siya para. Yan, naka-on na siya. So ito ay temporary lamang. Hanggat hindi napalitan yung parts, yung code na yon ay pabalik-balik lang siya. So sa yung mga bagong sakyan na katulad sa akin, ayan, nag-i-scan siya. Nag-automatic kasi to. Nilagay ko sa auto detect para hindi na, pwede naman siya i-manual. So yan, pipress ko yung okay. So malalaman natin kung anong problema niya, anong code na nakalagay. Kasi ito yun on, mayroon siyang check engine. Yan. So system scan. So meron siyang meron siyang fault, meron siyang diagnosis. Ito nakalagay diyan, abnormal number 1. So press natin 'yan. So ang code niya is P2609. So 'yan ang ano niya. So ang problema sa intake air heater system performance. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung parts na dapat palitan. Okay, buksan natin. Ingay ng ding-dong, ding-ding, ding-dong. Mahirap pala ipakita. Hindi makita dito. Okay. So, yung parts na yon, yung code na yon na 2609. Ito yon. Ito siya, ito yung, kita ba? Nakita nyo ba? Yung ano yan, maluwang siya eh. Maluwang siya. So, yung bolt na yan, malapit na maputol.
So pinagkabitan niyang bolt na yan, itong kahabaan nito, yung isang ano niya, yan ay tinatawag na heater grid, or kasi yan ang magpapainit. Kailangan kasi dito yan sa Canada dahil malamig dito, o sa lugar na may snow or winter. Kailangan kasi dyan sa mga bagong truck na ngayon na merong ganyang ano bang tawag yan? Ganyang system. Kasi pandagdag yan sa ano, para hindi na kailangan. Sa mga luma kasi sakyan na lumang diesel, pag nagpa-under ka sa tuwing sa umaga, pag malamig yung makina, at least 15 minutes bago mo siya gamitin. Ito kasi sa akin, 2016, meron na siyang ganun na design na hindi mo na kailangan mag-ante pa ng 15 minutes. So sa akin, nakalagay dun sa manual niya is 3 minutes. 3 to 5 minutes pwede mo nang gamitin. Pwede mo nang patakbuhin. Init doon na yung tinatawag na heater grid. Ito, ito. Yung kabuuan na yan, mahaba yan eh. Basi may takip kasi hindi makita. Pero ito yung connection niya. Ayan ang maluwang. Maluwang siya. Yan. Ibig sabihin, yung bolt niya sa loob, unti-unting napuputol. So, maybe this year, or next month siguro, papalitan ko yan. Kaso nga lang, may kamahalan. Yung parts na yun is Canadian dollar, almost around $800 plus tax. So, mga ganun yan, mga presyo niyan. Kaya, yun. Okay guys, yan. So, i-delete na natin. Na natin yung remote starter na tuloy-tuloy. Okay. So, ang pag-delete ng code ay ganito. Balik ka. Yan. Yan ang kulay pula, abnormal 1 sa power turn. Ito siya. I-delete mo siya. Delete code. Tapos, yes. Engine not run. Okay. Okay. So, yan. Okay na. Clear code na siya. Wala na siyang kulay pula. So, ibig sabihin, wala na yung check engine. Okay. Balik natin. Basta, okay na yun. Na-delete na yung ano niya. Yung check engine niya. Yung code. Na P2609. Alright. Bunutin na natin. Okay, di ba? Wala na yung check engine. Ay, na-delete na yung code. Ang gagawin natin ngayon is kanina mga 3 seconds lang ay namamatay na siya. Pero ngayon, pero babalik siya. Yung check engine is ano lang, mga few days lang babalik siya. Kasi hindi pa napalitan yung parts. Pag napalitan na yung parts na yon, back to normal na siya. See, hindi na bumabalik yung ano, ay hindi na siya namamatay. So ipakita ko sa inyo yung check engine. Oh, nawala na yung check engine niya. Wala na. So yun. Yun ang problema nun. So kailangan lang i-delete yung check engine para yung remote starter mo ay gagana pa rin siya. Pero ganun lang na bumabalik din yan. Di ba? Hindi na siya namamatay. Yung makina siya. Tayin ko. Okay. Alright, yun lang guys. Kung paano mag-delete ng code. Kung depende sa klase sakyan niya na, hindi ko sinasabing lahat ng sakyan na ganun. Pero dito ko lang sa sakyan ko na napapansin yan. Okay. Yeah. Yun lang. Okay na yun.
Ganun lang pag napalitan mo na yung parts na yun, yung problema niya ay ano na, okay na siya. Alright guys, thank you for watching and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you so much and bye.